Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang Senado, itinakwil si Robin Padilla, sinubuan ng mga ebidensya, West Philippine Sea, wasak, China, umatras. At yung play na natin, wala naman ito. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Francis Tolentino naglabas ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Show na tila kagagawan di umano ng China. Kaya Senator Jinggo Estrada umaksyon na at iminungkahi ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang balita, tila kinundina ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rizal Reef. Kaya mga senador, pinalagan nito at nagbungkahe na pwedeng maghain ng claim damages ang Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakura ng Pilipinas. Ipinakita rin ni Senator Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal na magkaiba na ang kulay. Sa nakitang larawan, tila wala ng kabuhay-buhay kumpara sa dati nitong anyo na makulay. Kinala ng senador, mukha di umanong may pinatong na kung anong materyales sa ilalim na kakaiba sa natural nitong elemento noong hindi pa durog ang bahura. Pinakita rin ng senador ang larawan ng tila pagdagsa ng mga dayuhang barko sa Irogos Reef. Kaya ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ng case arbitration. Pangalawa, ng International Court of Justice patungkol sa pagkasira ng natural resources. Bagamat hindi pa kumpirmado kung China ang nasa likod ng nadiskubre sa likod ng coral reef, ay sila di umano ang pinaghihinalaan ng senador. Dahil sa di umano'y mga aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggo Estrada umaksyon na at nagmungkahe na panahon na di umano para tumapik na tayo sa ating mga kakamping bansa para matulungan na marisulba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya ayon sa ating mga kababayan, tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng mga ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan, nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol sa presensya ng dayuhang Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Na kaya naman natin noon na tayo lang, bakit kailangan pa ngayong humingi ng tulong sa ibang dayuhan? Ngunit ang panawagan na ito ng ibang senador sa paghingi ng tulong sa kakamping mga bansa, kasali na ang mga hukbong Amerikano, ay tila hindi lamang sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea, kundi ang tila labis na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, remember Senator Robin Padilla, kung ano ang achievement, experience at knowledge ni DNT Secretary Gibo Chodoro. Bawat Pilipino ay kasama ka Senator Robin Padilla na ipagtanggol ang Pilipinas, lalo na kung naayon sa batas, lalo na kung international law na ang usapan at lahat ay sumang-ayon dito. Ang ginagawa nila ay naayon sa batas at karapatan natin na ipagtanggol natin ang ating bansa. Kaya Senator Robin Padilla, study first before kuda. Wala namang problema kung ang gustong palabasin ni Senator Padilla, i-anti-US siya. Kaso hindi niya mabalanse yung posisyon niya sa kadahilanang hindi niya pwedeng atakihin ang US nang hindi nasasagasaan yung relasyon nito bilang kaibigan o ali ng Pilipinas. Tapos hindi man lang niya maganti yung China sa mga salita niya.
para bagang Pinas at US ang gumagawa ng puro mali. Sa ngayon, ganyan ang nangyayari. Kaya tuloy ang tingin sa kanya ng karamihan. Traidor siya sa bayan. Isa pang problema ni Senator Padilla, hindi siya marunong magsalita ng parliamentarya o madiplomasya dahil palasak ang salita ang dating magaspang. Parang nagkwekwentuhan lang sa kanto. Bueno, ganyan talaga kapag napasok ka sa isang gawain na hindi ka marunong usanay. Madalas, mapapalpak ka talaga. Sayang nga po ang boto namin. Sana po ay mawala na siya sa Senado. Puro forma lang ang alam niya. Sa pelikula lang siya magaling. Pero sa paglilingkod bayan, wala pa po kami nakikita na malasakit sa bayan. Puro forma at astang siga lang ang nakikita namin sa kanya. Nagtaka nga ako, bakit siya nanalo at number one pa. Nanood ako sa mga Senate hearing na nandun siya. Talagang kulang siya ng talino at hindi siya karapat dapat sa Senado. And go. Wow, ito isa na naman po itong dapat natin talagang siguro ay sagutin at magbigay ng comments, reaksyon ng taong bayan. Ito po ay kasunod ng plano or plano ng Philippine government na mag-file ng kaso laban sa China tungkol dun sa pagkasira ng ating likas na yaman, na wala yung mga coral. Okay? Alam ba ninyo yung Chinese government ay mayroong statement at sinasabing, ano itinuturing doon nila ito na ano? Grabe ito. Tinuturing ng political drama. Arabang nagdadrama lang ang mga Pilipino sa kabila ng lahat ng ito. Ito, pakinggan ninyo ito. Chinese po yung lingwaheng ginamit, pero meron naman pong mga explanations yung kayo maririnig kung na nagpapatunay doon sa kanya sinabi. We urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. If the Philippines truly cares about the ecological environment of the South China Sea, it should tow away the illegally grounded warship at Renai Chow as soon as possible. Stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the resting warship bring irrevocable harm to the ocean. The armed forces of the Philippines have suspected China is responsible for the war. Malinaw po na ayan ha, parang merong nagkaroon lang po na ano, para maintindihan ng mga Pilipino yung kasi nagginamit yung Chinese na lingwahe nila. Kaya sinabayan ang papaliwanag do sa para maintindihan ng mga Pilipino. Okay, yung translation ng from Chinese language to para maintindihan natin. Okay yon. So yun po yung idiniin ng Chinese babae pa. Official. Dahil nga po, actually, kaya ho talagang kakaiba ito eh. Plano pa lang. Kasi ang unang nagsabi nito si Secretary Boyeng Rebolla na makikipag-ugnayan siya sa Department of Foreign Affairs, Office of the President, Executive Secretary, Lucas Bersamin, at saka sa, kanina ito, sa Solicitor General, kay Solicitor General Guevara, para kanilang pag-usapan ano ang dapat gawin. Kasi meron pong karapatan ang Pilipinas na gumalaw. Kasi hindi po pwedeng babaliwala yung pagkawala ng likas na yaman o yung coral dyan sa West Philippine Sea. Doon sa Rosol at Reefs ano, at meron pang isa. At malamang, sabi nga ng mga otoridad, baka hindi lang doon, baka marami pang lugar sa kabuuan ng West Philippine Sea ang nawala yung coral. So, nagpaplano pa lang, ganyan na yung sinasabi kaagad. Na political drama. So, ang tingin ko bilang isang Pilipino, parang nakawalan ito ng respeto sa batas, sa karapatan ng Pilipino, at kalapatan ng Pilipinas. Kasi ang gagawin ng Philippine authorities ay para sa kapakanan ng bansa at mga Pilipino na dadaanin sa legal na proseso. Pag nagpal ka ng kaso, yan ang tamang venue. Tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan para magkaroon ng due process at mabigyan ng pagkakataon ang idinidemanda katulad ng China. Pero sinabi ng China, political drama. So, ibig sabihin, kawalan ng respeto sa batas, kawalan ng respeto sa Pilipino. Ano klase? Kakaiba talagang sobra itong China sa kanilang mga ginagawa at pagtrato, pagtingin sa Pilipino. Hindi talaga tayo kaibigan ito. Hindi totoo, di ba sinasabi, nakikipagkaibigan, kaibigan. Tayo lang nakikipagkaibigan, sila hindi. Kasi, dapat ang statement ng China, hindi ko naman sila tinutuan bilang kung sila ay rumirespeto sa Pilipino at sa batas, dapat pag nabalitaan nilang ang Pilipino ay magpapail ng kaso, dapat nga winelcome pa nila. Good, welcome yan sa amin. Magpail kayo ng kaso, then masagot naman namin sa tamang proseso sa korte kung ano ang aming
karapatan dyan at ang aming ginawa. Dapat ganun eh. Para legal na legal. May respeto sa isa't isa, may respeto sa batas, may respeto sa kumplena Philippine authorities, Philippine government. Diba? Ganun dapat. Pero hindi, kaagad political drama. Para bang, awala yan, drama lang kayo. Awala yan, di naman yan intindihan niya kasi nagdadrama lang kayo. Political, napupolitika lang, hindi kami naniniwala dyan. Ganun kaagad, masyadong kawalan ng respeto, totally kawalan ng respeto sa batas at karapatan. Alam nyo, ang international law ay napakahalaga. Ang pagrespeto ng isang bansa sa kapwa bansa or country to country ano ha, at pakipagkaibigan ay mahalaga. Di ba? Dahil hindi naman po pwedeng malaking bansa sila mamalitin ang katulad ng Pilipino. O hindi irespeto ng malaking bansa ang karapatan ng isang maliit na bansa. Alam nyo, ang pagrespeto at pagsunod sa batas, wala naman, hindi naman palakihan ng bansa yan. Hindi naman palakasan ng pwersa yan. Di ba? So, kayong mga Pilipino, kaya ko ito pinapaliwanag. Kasi meron pa rin po na mga Pilipino katulad ni Senator Robin Padilla at yung kanyang mga kasamahan, pro-China. Kaya ngayon ng challenge, madaming hamon sa inyo, Senador. Ito ngayon, sinasabing political drama lang ang ating gagawin protesta tung sa pagkawalan ng ating likas na yaman. Anong masasabi mo dyan? China ang ating didimanda. China ang pinagdududahang dahilan kung bakit nasira ang ating West Philippine Sea. Hindi Amerika, hindi Japan, hindi European Union, hindi kung ibang bansa. China lang. Senador, anong masasabi mo rito? At yung mga kaalyado mo na alam naman namin at alam na mga matitinong Pilipino kung ano ang inyong mga sinasabi at ginagawa. Hanggang ngayon, di ka nga nagsosorry. Hanggang ngayon, hindi mo nga binabago ang iyong mga statement doon sa nakaraang hearing at pinaninindigan mo pa na tama ka ay talaga namang mali. So, di ba? Bahagi ba ito ng malawakang disinformation campaign? May mga Pilipinong nagpapagamit at ginagamit ng China. Kaya naman itong China, ganito, kawala ng respeto, hayagang walang paggalang sa Pilipino at sa mga batas ng bansa at batas sa international dahil mayroong kakamping Pilipino kumakampi sa kanila. So, sino ngayon ang dapat managot sa bayan? Kaya tama lang na magpalakas, magingay, magsalita ang mga Pilipinong nakakaintindi ng batas at karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas dito sa isyu ito, sa West Philippine Sea. Dahil hindi po titigil ang China tulad ng mga sinabi ko sa nakaraang mga video. Kitang-kita naman ninyo, patuloy po ang kanilang pangharas sa atin. Patuloy na dumadami ang mga barko dyan sa West Philippine Sea. At maging ang kanilang mga statement ay punong-puno ng kawalaan, ng paggalang sa Pilipino. Yun po yung nararamdaman ko at nakikita natin. Kayo, mga Pilipino, dito at sa buong mundo, ramdam ba ninyo yan? Dapat bang ibaliwala natin yan? Hindi. Kailangan ituloy ng Philippine government, ng Office of the President, ang pagpapail ng kaso para maipakita sa China na hindi ito political drama. Ito ay seryosong reklamo dahil nasira ang likas na yaman ng bansa. Nawala yung coral, mawawala ang laman dagat, makakaapekto sa food security program ng pamahalaan. Yan po yung malinaw. So any comment, reaction, hindi po ako nagagalit. Akin lang kong dinidiin yung authority sa pagdidiin ng mga sinasabi para ho maging seryoso ang dating. Hindi ho ito biruan eh. Napakasensitibong isyu ho nitong ating topic na ito. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga yung pananad ni Mike Abe patungkol nga rito sa mga Chekwang to o dito nga sa China na kung saan yung ginawa nga sa mga corals natin ay pinakita nga dyan no, ni Senador Tolentino na talagang inarvest ng mga Chekwang to, mga kabalita natin, na talagang walang awa no, sa mga lalang na talagang kanilang isinira nga dyan. At talagang dito sa buong West Philippine Sea, baka hindi lamang daw umano yan ang ginawa nitong mga Chekwang to, hindi iisang lugar lamang ang binuldos at binasak ang mga corals na to, mga kabalita natin, na talagang dito ay malaking epekto to syempre sa ating pangisdaan o dito nga sa ating mga mangingisda itong ginawa ng mga Chekwang to na kung saan talagang malaki yung mawawala at talagang dito nga walang patawad itong mga Chekwang to na ganito yung ginawa no sa karagatan natin. At dito nga nais nga talagang ito ay idulog no sa pinakamataas na hukuman, mga kabalita natin, na kung saan talagang dapat lamang masampahan ng kaso
o talagang kasuhan itong mga Chekwa na to o itong China nga dahil sa ginawa nila, mga kabalita natin sa karagatan nga. Kung saan eh, tila nga ba talaga eh walang hiya talaga itong mga Chekwang to o itong China nga dahil nga sa ginagawa nila dito sa ating teritoryo na talagang eh pinagnanakawan na at talagang sinisira pa. Yung ating nasasakupan nga mga kabalita natin na patuloy inaangkin at kinukuha nitong mga Chekwang to na dito nga na kung saan binabalahura yung sarili nating teritoryo. Ito yung mga kagagawan ng mga Chekwang to na tila nga ba daw umano pinagtatanggol pa ng mga maka-China o talagang tila nga ba eh nagmamahal o na tila nga ba eh tautauhan ng China na dito nga nananatili sa Pilipinas itong mga Pilipinong sumusuporta sa gantong ideolohiya ng mga Chekwa o itong mga taga-China nga na kung saan eh grabe yung ginagawa sa ating karagatan na kung saan nga eh patuloy at paulit-ulit lamang yung talagang gantong senaryo kapag hindi napigilan yung mga ginagawa nitong mga Chekwang to o itong China nga. Kung saan eh napakatagal na pakikibaka ito dito sa mga Chekwang to o dito nga sa China nga itong ginagawa nila nga pagwasak at pagsira dyan sa West Philippines nga. At yung iba pang mga naging nga patungkol mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa iba ba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun mula syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mula ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.